Sa ating nakaraang video ay natampok natin ukol sa dalawang senyales kung ito ay makapagdadala sa inyong swerte sa bagong taon o pagpasok ng taong 2021, Year of the Metal Ox. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay pakacheck na lamang po sa aking channel or I will link down below on the description box. At sa video nito ay tunghaya naman po natin ukol sa tatlong klaseng panaginip na ito ay makapagsasabi na kapag sa oras na napanaginipan mo ito, ito ay makapaghatid sa iyong swerte o may perang paparating. Kaya't kung matim ka ang makinig, tara, samahan niyo ako. Kadalasan ay napapanaginipan natin ang pera. Ang kwarta ay ginagamit natin sa araw-araw upang makapili ng ating mga pangangailangan. Kaya't hindi nakapagtataka na maaari rin natin itong mapapanaginipan. Ngunit kahit isa lamang itong bagay, ay maaari din itong magkaroon ng simbolikong kahulugan kapag ito ay ating napapanaginipan. At ito ay depende pa rin sa sitwasyon tungkol sa iyong napanaginipan at sa kung ano ang kaugnay na kahulugan ng pera sa iyong panaginip. Narito ang mga interpretasyon at kahulugan ng panaginip tungkol sa salapi o datong. Ang panaginip naman tungkol sa paghahanap ng pera o kwarta, ito ay may positibong kahulugan. Magkakaroon ka raw ng napakaraming swerte sa buhay at magiging matagumpay sa lahat ng mga bagay na gusto mong gagawin. Maaari kang magkaroon ng tagumpay sa iyong trabaho. Maaari rin itong magdadala ng swerte sa iyong personal na buhay. Kung ikaw ay single, ay matatagpuan mo raw ang iyong soulmate sa di inaasahang pagkakataon. At sumunod naman, ang panaginip tungkol sa pag-iipon ng pera. Nangangahulugan ito na magkakaroon ka raw ng maraming swerte sa pinansyal at ikita ka ng malaki sa pamamagitan ng iyong negosyo o ikaw raw ay mananalo sa loto. Sa pagkakataong ito, ang kapalaran ay magiging nasa iyong panig o papabor sa iyo. Kaya't siguraduhin na gamitin ang panahong ito upang makaipon sa abot ng iyong makakaya. At ang pangatlo naman o ang panghuli, ang panaginip tungkol sa napakaraming pera. Ang pagkakaroon ng napadlapad na pera ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng isang komportabling buhay sa hinaharap. Matatamo mo raw ito kapag ikaw ay mag-aasawa na o di kaya ay magsisimula ka ng isang matagumpay na negosyo na magdadala sa iyo ng malaking kayamanan. Kaya't kapag nanaginip ka tungkol sa pagiging sobrang mayaman o limpak-limpak na salapi, ito raw ay nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng pribilehiyo at maluhong buhay. Mangyari ay mong hayaan na may makakadlang na may sakatuparan ang lahat ng mga ambisyon mo sa buhay. So nasa inyo na po kung inyong papansinin o iisnabihin ang video na to. May basehan man o wala ang naging interpretasyon ng mga swerteng panaginip na ito tungkol sa pera ay kinapo ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto nating swertihin yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayo magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may kontrol at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na dagdag sa topic na to, ay pakicomment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga kajansky. Good luck! At syempre bago po tayo mamaalam, ay nais muna nating alamin ang ating kapalaran tungkol sa ating mga buhay pag-ibig o ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin sa linggong ito mula December 28 hanggang January 3. Para sa mga taong Aries, ay may mali kang magagawa sa iyong kapareha na hindi mo pa magagawang aminin sa kanya ngayon. Kakailanganin mo pang maghintay ng tamang pagkakataon na masabi sa kanya upang hindi maapektuhan ang inyong pagsasama. Ang iyong mga maswerteng numero, 26 at 36.
Para naman sa mga taong Taurus, ay mapipilitan kang kalasan ng iyong karelasyon ngayon kahit minamahal mo pa siya. Ito ay dahil hindi na healthy ang inyong relasyon. May mga tao kayong masasaktan at meron na rin nadadamay kahit hindi dapat. Ang iyong mga maswerteng numero, 35 at 44. Para sa mga taong Gemini, ay mahihirapan kang mamili ng mamahalin mo sa dalawang tao na parehong malapit ngayon sa puso mo. Halos magkapareho lang ang kanilang mga ugali at halos nagpapantay sila sa timbangan ng iyong puso kaya't hindi ka pa makakapagpasya. Ang iyong mga maswerte numero, 50 at 52. Para naman sa mga taong Cancer, ay magiging maaliwalas ang araw mo dahil magigising ka na nasa tabi mo ang iyong mahal. Ang buong maghapon ay magiging magaan lamang dahil pagtutulungan nyo ang lahat ng mga gawain na kakaharapin sa maghapong ito. Ang iyong mga maswerteng numero, 5 at 10. Para naman sa mga taong Leo, kahit walang third party sa pagitan ninyong dalawa, ay hindi pa rin kayo maupusan ng pag-aawayan at pagtatalunan. Ito ay dahil hindi compatible ang inyong mga zodiac signs. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na kayo ay magkakahiwalay. Ang iyong mga maswerteng numero, 19 at 28. Para naman sa mga taong Virgo, ay malulunod ka ngayon sa ligaya dahil sa pagmamahal na ipapakita ng iyong mahal. Yung feeling na ikaw na ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Dahil ikaw ang napiling mahalin ng tao na iyong pinakamamahal mo sa lahat. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 12. Para naman sa mga taong Libra, ay hindi mo maiwasan na ikumpara ang kasalukuyan mong mahal sa taong ipinagpapalit mo sa kanya. Marami ka kasing mapapansin na hindi mo kayang palampasin. Dahil dito ay makakadama ka ng kunting pagsisisi. Ang iyong mga maswerteng numero, 32 at 43. Para sa mga taong Scorpio, ay hindi ka magsasawa na pangaralan ang iyong kinakasama tungkol sa mga gawin niyang hindi nagugustuhan ng iba. Kahit pa walang pakialam ang ibang tao sa inyong relasyon, ay kailangan mo pa rin itong gawin. Ang iyong mga maswerteng numero, 46 at 48. Para naman sa mga taong Sagittarius, ay magkakaroon kayo ng masinsinang pag-uusap ng inyong kabiyak tungkol sa magiging setup ng inyong relasyon. Alam nyo pareho na kailangan nyong magkaroon ng maayos na kasunduan para sa ikapuputi ng inyong pagtitinginan. Ang iyong mga maswerteng numero, 15 at 20. Para naman sa mga taong Capricorn, ay mapipilitan kang kausapin ng iyong ex tungkol sa isang mahalagang bagay. Kahit pa alam mo na hindi maganda ang timpla sa iyo ng kasalukuyan mong karelasyon, kapag nalaman niya ito ay gagawin mo pa rin. Ang iyong mga maswerteng numero, 27 at 34. Para naman sa mga taong Aquarius, ang maganda niyong plano ng inyong asawa ay mauudlot sa araw na ito. Maraming hadlang ang kakaharapin niyo ng hindi inaasahan. Ito muna ang unahin niyo bago niyo ipagpatuloy ang nauna ng plano. Ang iyong mga maswerteng numero, 6 at 11. At ang panghuli ay para naman sa mga taong Pisces, kahit na anong gawin mong pag-ungot sa iyong kabiyak, ay hindi kanya mapapagbigyan sa iyong nais sa ngayon. Mas malaki ang posibilidad na maibigay niya ang iyong hiniling sa ibang araw, pero hindi sa araw na ito. Ang iyong mga maswerteng numero, 18 at 19. Thank you guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!